Ayan mga kakusina, meron lang ako ditong tubig sa ating kaserola. Tapos, meron ako ditong half kilo of pork kasim. Ayan, so yung pork kasim, meron siyang laman, meron din siyang konting taba. Pakukuluan lang muna natin ito mga kakusina hanggang sa makita nating lumambot at mag-iba na yung kulay ng ating pork. Ayan. Tapos, lagyan lang natin to ng konting asin. Ayan mga kakusina, lalagyan ko lang din to ng konting salt. Ayan. Tapos, pakuluin na natin to. Takpan lang natin at hintayin lumambot. Ayan mga kakusina, luto na yung ating pork. Hiniwa ko lang to ng maliliit para mas mabilis siyang maluto. So, ang gagawin natin dito ay itidrain lang natin. So, ayan, itidrain ko lang yung ating pork na pinakuluan. Ayan mga kakusina, itidrain lang natin yung napakuluan nating pork kanina. O, diba? Mas mabilis kasi siya talagang maluto kapag mas maliliit yung hiwa ng inyong pork. And after natin itong madrain mamaya mga kakusina, gagawin naman natin yung next procedure. Ayan mga kakusina, dinedrain ko na yung napakuluan nating pork kanina. So this time, kakailanganin nating mag-prepare ng isang buong bawang. Ayan mga kakusina, pinapainit ko lang yung ating kawali. Tapos, sineparate ko lang yung taba na part ng ating baboy. Kasi yun yung una nating ilalagay dito sa ating pan. Ayan, tapos hintayin lang natin to unti-unting magmantika. Pero dapat in low-medium heat lang. Kung wala namang tabang part yung nabili ninyong baboy, pwede naman kayong mag-add at least 3 tablespoons of cooking oil. Ayan, so pagmamantikain ko lang to mga kakusina. Alam niyo ba mga kakusina, mas mabilis itong proseso na to compare sa adobo. Mas mabilis siya, tapos mas konti lang din yung ingredients. Ayan. Careful lang din kayo pag naglalabas na siya ng sarili niyang mantika. And hindi niyo na rin to lulutuin pa ng mas matagal kasi nga pinakuluan na natin to kanina sa boiling water. Ayan mga kakusina, kung mapapansin ninyo, naglalabas na siya ng konting mantika. Tatakpan ko muna ito mga kakusina para hindi tayo matalsikan ng mantika. So, ayan mga kakusina, naglabas na ng sariling mantika yung ating pork. Ayan siya. Ayan. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin yung pork sa ating kawali. Ibalik lang natin siya doon sa pinaglagyan natin kanina. And then, magsosote na tayo ng isang buong bawang. Ayan. So, medyo nag-light brown or medyo may toast lang siya dyan sa gilid-gilid. Tapos, ito naman yung naging mantika niya. Ayan o. So, isosote na natin dito yung isang buong bawang. Ganito siya, ayan. Yung isang buong ulo, kung tawagin nila, ayan. Tapos, hiniwa ko siya ng maliliit. So, isosote lang natin to hanggang sa mag-golden brown siya. Ayan. Tapos, lutuin nyo lang to in low-medium heat hanggang mag-golden brown. Tamang-tama tong recipe na ito mga kakusina pang almusal o kaya tanghalian or hapunan. Ayan, so hintayin ko lang tong mag-golden brown. And mga kakusina, kung sobrang hilig mo rin talaga sa garlic, pwede mo pa naman siyang dagdagan at least 5 cloves. Kung hindi ka naman masyadong fanatic ng garlic,
pwede mo naman gawing at least yung kalahati ng bawang. Ayan mga kakusina, nag-golden brown na yung ating bawang. Isunod na nating ilagay yung napakuluan nating pork. Ayan. Ayan o, ang bango. Tapos lutuin nyo lang to sa mahinang apoy, ha? And ilagay na rin natin yung pinagmantika nating taba ng baboy. Bango. Tapos mix nyo lang muna. Hanggang sa magsama na yung pork and yung garlic. Ayan mga kakusina, nilagyan ko lang to ng 1/4 cup of water para hindi lang siya masyadong maging dry. Pero kung naitabi nyo pa yung pork na pinagpakuluan nito, pwede yun yung gamitin ninyo. After nyan, maglalagay na tayo ng konting pepper. Ikalat lang natin dito sa ating niluluto. After adding yung pepper, i-mix nyo muna. Tapos kung mapapansin ninyo, nawawala na yung inilagay ko dyan konting water. Ayan, ang bango-bango mga kakusina. Kaya try nyo na yung recipe na ito. Ayan, mix it well. Ayan mga kakusina, after mixing ng ating pepper, mapapansin ninyo na mawawala na yung liquid na inilagay ko kanina. So kapag ganyan na, yung nakikita ninyo, maglalagay na tayo ng oyster sauce. Ibuhos lang natin to dito lahat sa ating pork. After adding ng ating oyster sauce, i-mix nyo muna to mga kakusina. Tapos mga kakusina, niluluto ko lang to on high flame para mas mabilis ma-absorb ng pork yung ating nilagay na oyster sauce. Para mabilis na rin siyang magmantika. Ayan. So, ang kailangan nating i-achieve dito ay yung nagmamantikang pork. Ayan o. Sobrang sarap nito mga kakusina. Ayan, kaya dapat sisiguraduhin ninyong malambot na yung pork dun sa pinakulo nyo kanina. Kasi dito sa stage na to, dito sa procedure na ginagawa natin, madali na lang natin siyang lulutuin. Ayan, ang sarap. Ayan mga kakusina, hintayin ko na lang matuyo yung sauce ng niluluto natin. Tapos ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Kakusina, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! Ayan mga kakusina, okay na yan, nagtutuyo na yung ating sauce. Isasalin ko lang to sa aking lagayan, tapos pwede na natin tong i-enjoy. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating pork, garlic, and oyster sauce. Enjoy mga kakusina!
Don't forget to like, share, and subscribe!